Siyam na araw na sa hotel quarantine si alias Kenny Boy pero hindi pa rin natatawagan ng Bureau of Quarantine kahit nagpositibo siya sa COVID noong ikalimang araw. Lumalaki ang gastos niya kaya todo apila sa BOQ. Natawagan na siya at ilipat sa home quarantine dahil may sarili naman umanong kwarto at banyo sa bahay. Yung nagsasabi na naka-hotel naman, kasi yung hotel, ako po yung magbabayad ng expenses. Pero kung Bureau of Quarantine ang magbabayad, walang problema sa akin. Si alias Julia naman, nagpositibo sa COVID ang kanyang mag-ina ilang araw pagkatapos dumating galing US. Hindi rin sila tinawagan ng BOQ at ang sabi lang ng hotel ay tumawag sila sa LGU. Paliwanag ni Julian, walang doktor, walang gamot, walang disinfection at hindi nalilinis ang hotel room nila kaya mas makabubuti sa anak at misis niya na mag-home quarantine dahil mas maalagaan sila. Siya pa raw ang nag-coordinate ng lahat para lang makauwi sa bahay. Gina-justify ko sa kanila kung bakit pwede kaming mag-home quarantine. Tinatanong ko sa kanila, kung hindi kayo papayag, bakit hindi kayo papayag? I had to refute kung for example nasabihin nila kasi baka magkahawaan sa bahay. So ikikwento ko kung paano yung set namin sa bahay. Kwento ko na last year, COVID positive din ako. Nag-home quarantine lang ako. And nung nag-home quarantine ako, wala akong nahawaan ni isa dun sa loob ng bahay na. Kaya may payo ang isa pang balikpayan na nailipat na sa quarantine facility ng LGU matapos mangulit dahil sa laki na ng gastos sa quarantine hotel. Sa lahat po ng uuwi ng Pilipinas, bukod po sa budget yung kailangan baunin, magbabaon din po siguro ng pasensya kasi pasensya na lang po talaga yung maibibigay namin eh. Kasi mahirap po talaga yung magiging sitwasyon. Depensa ng BOQ, gustuhin man nilang tawagan lahat, hindi sapat ang tauhan nila. Nakulang po kami talaga ng tao. Kaya nga po nananawagan po kami since December 2020 na madagdagan po kami ng tao. Kasi napakadami po ng responsibilidad namin. Imagine nyo po yung operation center namin, natatawag dapat sa mga positive. 5 lang po hanggang 7 yan. Imagine nyo po, pinipilit namin tawagan lahat na nagpa-positive ng 5 per day. Ang rekomendasyon ng BOQ, bawasan muna ang mga balikbayan at OFWs na pwedeng tanggapin sa Pilipinas mula 4,000 pababa sa 3,000 kada araw para makaagapay sila. Pumayag na rin umano ang IATF na pwede nang tapusin ang quarantine sa hotel ng mga balikbayan na kayang magbayad. Approved din sa BOQ na ituloy na sa bahay ng mga balikbayan ang quarantine kapag nagpositibo sa COVID pero nanindigan ang Department of Health na hindi ito pwede kahit umaamin na ang BOQ na punuan na nga ang mga government quarantine facility. Sa tingin ko, no, base po sa ating mga protocols, we cannot really allow, especially positive individuals, and then we will be allowing home quarantine coming from other countries. Yeah. Meron akong mga panukala ang Department of Tourism on how we can better expand our facility so that we can accommodate more. So hindi po solusyon ang ipauwiin, especially those positive individuals coming from other countries. Sa taya ng BOQ, 500 hanggang 1,000 rooms mula sa mga bagong bukas na hotel ang madaragdag sa quarantine facility simula ngayong weekend.